Pamumuhay ng mga Asyano. Okay. Ang pamumuhay ng mga Asyano, kung paano ang kanilang ginagawa sa pang-araw-araw noong unang panahon. Okay. Ang ating recitation keyword ay yan, ugnayan. Okay, ugnayan. Bakit ugnayan? I-explain ko kung bakit yan ang recitation keyword. Una kasi anak, imagine ninyo kung nasa panahon tayo ng sinaunang panahon sa kung saan wala pang mga buildings, wala pang mga gamit, nandun pa lang tayo sa panahon na wala pang mga bahay, hindi pa natutuklasan ng mga tao kung paano ang pamumuhay ng madali. Okay. So, ibig sabihin, wala pang apoy, hindi pa sila nagluluto. So, ang nangyari doon, bakit ang naging ugnayan ng recitation keyword, unang-unang ginawa nila ay nakipag-ugnayan sila sa kapaligiran. Pag nagugutom sila, saan sila kukuha? Sa puno na may prutas. Kapag nagugutom pa sila, maghahanap sila ng mga baboy ramo, namimingwit sila sa ilog. Kapag naman ay nilalamig sila, pupunta sila sa kuweba. Ibig sabihin, ang unang ginawa ng mga sinaunang tao ay nakipag-ugnayan sa kanilang paligid. Kung ano yung nangyayari sa paligid nila, kailangan nilang ma-conquer yon at makipag-ugnayan sa kapaligiran. So, ibig sabihin, kung anong nararamdaman nila sa paligid, yun ang kanilang kailangang lutasin. Okay? So, kaya ugnayan ang ating recitation keyword. At dahil dyan, okay, syempre magre-review tayo. Anong rehiyon sa Asia ang tagapagluwas ng caviar ng sturgeon? So, na-discuss natin yan. Ano yung rehiyon sa Asia na ang pinakapangunahing likas na yaman ay sturgeon? Tejano. Sa Hilagang Asia po. Okay, sa Hilagang Asia. Ano naman ang rehiyon na pinakamalaking tagapagluwas ng petrolyo, langis, gas? Wendilin. Kanlurang Asia po. Okay, Kanlurang Asia. Nakabase ako dito sa chat box, anak, ha? Baka nagtataka yung basa inyo. Next, anong rehiyon sa Asia ang pinakamaraming pinagkukunang yaman ng rekado o sa Ingles ay spices? Okay. O, Tejano ulit. Timog Asia po. Okay, Timog Asia. Next one. Okay. O, tingnan natin kung baka may nagtatype. Wala pa man. Ano ang saysay o halaga ng kapaligiran sa mga kabataang katulad ninyo? So, ang halaga ng play money natin ay 200. Siyempre, essay siya. Ano ang saysay o halaga ng kapaligiran sa mga kabataang katulad nyo? Ibig sabihin, ano ang halaga niya? Ano ang naibibigay na benepisyo sa inyo ng ating kapaligiran? Yung kapaligiran, hindi lang yung likas na yaman, ha? Pwede yung mga tao sa paligid, yung ginagawa ng lipunan, ano ang halaga sa inyo. Okay, Prince, sige mag-chat lang kayo. Marami akong tatawagin dito. Prince. Natutulungan po tayo sa araw-araw po natin pamumuhay, tsaka po hindi po tayo babahain. Okay, first, ay ang pinaka-importante, tinutulungan tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Pangalawa, Lander. Para po malibang po, hindi po lagi nagagadgets. Okay, para malibang. Ibig sabihin, ang kapaligiran natin kapag marami tayong kaibigan, imbis na nasa bahay ka lang nagagadgets, pwede naman na makipag-ugnahan ka sa kanila. Tama. Arisha. Nagpo-produce po ng papel, ma'am, na nagagamit natin sa pag-aaral. Okay. Ibig sabihin, yung pinakapangunahing pangangailangan ng mga estudyante, ang papel, wherein nakukuha natin sa ating kapaligiran. Tama. Miel. Ma'am, kahalagaan po nito sa ating kapaligiran. Ma'am, nagbibigay ito sa atin ng pangangailangan, ma'am.
Okay, pangangailangan, ibig sabihin kung ano yung mga kailangan natin o kaya kahit kagustuhan natin, syempre saan natin makukuha yun kundi sa ating kapaligiran. Charles! Nagbibigay po ng prutas para sa mga tao. Nang? Prutas po. Okay, prutas. Pagkain. Ano pa? John Matthew. Ma'am, para yung mga halaman po, ma'am, para po makahinga po. Okay, maayos. So nakakatulong ang pagmarami ang ano, ang halaman, ang mga puno, natutulungan na maging malinis yung ating hinihingahan o hangin na ating nalalanghap. Ano pa? Dali. And Howard. Last. Howard. 3, 2, 1. O, John Mark. John Mark. Ang nakakuha po tayo mga gulay at prutas po. Okay, bukod sa gulay at prutas, ano pa makukuha? John Mark. Magbigay pa na halimbawa. Ha? Siano? Roy? Nagbibigay po ng mga palay. Okay, palay, pagkain, lahat ng mga bagay na ginagamit natin sa pang-araw-araw na kukuha natin sa kapaligiran. Kung gagawin natin general o pangkabuuan, kapag maganda ang ating paligid, mas maganda ang ating nagagamit, mas maganda ang ating napapakinabangan. Pero kapag ang paligid natin ay hindi na nagiging maganda, masama na ang nakikita natin, hindi rin magiging maganda ang ating makukuha. Okay, sa likas na yaman man yan o pati sa mga taong nakakasalumuhan natin. Yan ay ang ugnayan. Ngayon, okay, paano nakakaapekto ang anyong lupa at anyong tubig sa pamumuhay ng tao? Parang na ganun tayo, may brainstorming na tayo dito. Paano nakakaapekto ang anyong lupa at anyong tubig sa pamumuhay ng tao? Di ba didiscuss ko sa inyo yan? Na merong kinalaman kung anong anyong lupa at anyong tubig sa lugar na yon, sa kung ano ang kanilang pamumuhay. Ngayon, paano ito nakakaapekto? Angel. Angel. Okay. Pag hindi po ginagamit ng hindi wasto. Okay. So, paano nakaka-apekto ang inyong lupa at inyong tubig sa mamumuhay ng tao? Siyempre, kapag hindi natin nagagamit ng wasto, mahihirapan tayo sa paglipas ng panahon. Pag nasira natin or sinira natin ang kalikasan, sa paglipas ng panahon, hindi magiging maganda ang epekto nito. Ano pa, Miel? Ma'am, nakaka-apekto to, ma'am, kasi dito tayo kumukuha ng mga kinakain natin, ma'am. Yaman mineral, yaman tubig man po. Okay, syempre kung ang gagawin natin ay, limbawa, uubusin natin yung mga tanim, puputulin natin ang mga puno, o kaya naman hindi natin maayos na inaalagaan ang ating anyong tubig, o anyong lupa, o kahit anumang yaman yan, tayo rin ang magiging kawawa. Tayo rin yung magiging apektado sa pagkasira ng mga ito. Ngayon, paano nga ito nakakaapekto sa pamumuhay natin? For example, yung pinakamagandang halimbawa, syempre sabi ko sa inyo, kapag nakatira sila sa malapit sa ilog, ang kanilang pamumuhay ay pangingisda. Kapag ang tirahan nila o nananahan sila sa bundok, ang kanilang hanap buhay or pamumuhay ay tawag dito pagtutroso, pag nasa patag, pag sasaka at marami pang iba. Ganun nakakaapekto ang anyong lupa at anyong tubig. Kasi kung ano ang marami sa kanila na anyong lupa, yun ay ang kanilang napapakinabangan. Okay, next. Yung iba hindi nagsasalita para magka-record kayo sa akin. Next, ayan, paano nakakaapekto ang dami ng likas na yaman sa ekonomiya? Pag sinabing ekonomiya, anak, yung kung gaano kayaman ang isang bansa. Ngayon, paano nakakaapekto yung dami ng isda, dami ng
lupa, dami ng produkto sa ekonomiya ng ating bansa. Nash? Ma'am, nawawalan po ng tirahan yung mga hayop, ma'am. Okay, nawawalan ng tirahan kapag sobra ang paggamit natin dito. Ano pa? Prince? Nagagamit po sa mga maling bagay po yung mga sobra po. Okay, so dati-dati ang mga bagay lang to ay ginagamit sa pagkain o kaya ginagamit sa pangangailangan ng tao. Pero dahil nagiging, masasabi natin, nagiging mas matalino ang tao, nakakaisip sila ng iba't ibang bagay na abuso yung ating likas na yaman. Tehano? Sobra-sobrang pangingisda. Okay, sobra-sobrang pangingisda, sobra-sobrang pagpuputol ng puno, at marami pang iba. Ngayon, paano ito nakakaapekto sa dami ng yaman sa ekonomiya? Pag sinabi ekonomiya, kung gano'ng kayaman ang isang bansa, kung gano'ng kahirap ang isang bansa. Kapag sinabing Amerika at China, yan yung mga bansa na sobrang madami ang kanilang yaman. Okay, mayaman na bansa yan. Dahil marami din silang mga pinagkukunan ng likas na yaman. Ang China, di ba, isa yan sa pinakamalaking bansa sa buong mundo. At dahil malawak ang kanyang anyong lupa, marami silang mapagtataniman na palay, ng mga tubo, mga mais, at marami pang mga halaman. Kaya, kapag ito ay nag-prosper o ito ay umusbong, mas marami silang maibebenta. Kaya lumayaman ang kanilang bansa. Ganon din, pag syempre ang maliit, ang bansa mo ay maliit lang, o kaya ang bansa mo ay hindi angkop sa pagtatanim, halimbawa nasa ano ka, nasa ano ba yung pinakamalamig, Russia, o kaya naman kung tataasan natin, Greenland. Yung mga malalimig na bansa na yon, hindi nila mapapakinabangan yung kanilang mga anyong lupa. Kaya, konti lang din ang pakinabang nila. Yung maliliit na bansa katulad ng Maldives. Yung Maldives, ang pinagmamayabang nila na likas na yaman ay mga beach. Pero, kung sa pag bibigay ng produkto sa iba't ibang bansa, konti lang ang kanilang ibibigay dahil maliit ang kanilang bansa. Okay? Next! Matanong ako ngayon eh. Okay. Ano ang mangyayari sa likas na yaman dahil sa paglaki ng populasyon? Imagine niyo kung ganito kadami ang tao sa isang barangay o kaya sa isang lugar. Anong mangyayari sa likas na yaman? Prince? Mauubusan po ng mga ano po, likas na yaman? Apo. Okay, so unang-una mauubos. Ibig sabihin, sobrang magagamit ang likas na yaman. Bukod dun, meron pa, Wendelin? Hindi na po sila maalagaan masyado. Okay, hindi maalagaan masyado. Tama. Ano pa? Howard? Okay, magkakagulo sila. Mag-aagawan sila dun sa kung ano ang meron na likas na yaman. Tama, Arisha? Dadami po yung gagamit ng likas na yaman, kaya po mas mabilis maubos. Okay, mabilis maubos, madaling maabuso. Last, Clarice? Ah, sige na. Clarice? 3, 2, 1. Si Lovely. Huwag mong tinatagdad, Lovely. Pagkukulang ng tirahan po, tsaka pagrami o paghaba ng trapiko, pagkagulo okay ng bayan po. Ayan. So, kapag masyadong madami ang tao at hindi kayang kontrolin ang mga tao at yung likas na yaman, ay magkakaroon ng pagkakagulo. Pagsasamahin natin lahat. Siyempre, kapag maraming tao, mas maraming mga kailangan. Imagine niyo na lang sa palengke ng Tarlac, kung nakapunta na kayo sa palengke ng Tarlac. Imagine niyo kung ang mga tao sa Tarlac ay ganito kadami. Tapos ang palengke ng Tarlac ay ganun lang kaliit. Yung mga binibenta doon ay ganun din kakonte. Ang
space doon ay ganun lang kaliit, anong mangyari? Magkakagulo, magkakaubusan, magkakaroon ng pang-aabuso, minsan pang ang gagawin ay mag-aagawan. Hindi na makokontrol kung ano ang nasa pamilihan o sa palengke. Kaya, kapag nangyari ito, nagkakaroon sila ng pag-control sa pamahalaan. So, pag hindi maayos yung pagkokontrol, o ito sa'yo, tas ito naman sa'yo, hindi maayos ang pagkakahati, talagang may mauubusan, meron makakakuha ng madami, meron din makakakuha, o hindi makakakuha ng likas na yaman. So, yan. Next, kakahawa ng COVID. Tama, isa rin yan sa refleksyon. Magkakaroon ng COVID, magkakasakit, magkakaroon ng away, etc., etc. Okay? Next. Ayan. O, wag mo na kayo mag-discuss mo na ako. Ano ang agrikultura? So, mapapansin nyo sa picture, ang napapansin ko din kapag nag-re-recite kayo, ang agrikultura, laging pinopokus nyo lang sa pagtatanim. Ang agrikultura ay hindi lang tungkol sa pagtatanim. Ito ay tungkol sa lahat ng uri ng pamumuhay na ginagamitan ng likas na yaman. Halimbawa, punta tayo sa inyong lupa. Ano ang mga pamumuhay sa inyong lupa? Pagtatanim, pagtutroso, pagninina, ano pa ba? Paggugubat, yung mga yan, agrikultura pa rin yan. Punta tayo sa inyong tubig. Pangingisda, kaya naman ay pagdadaing, o kaya naman pagbebenta ng mga, minsan yung mga shells, yung pagbebenta ng seafood, agrikultura pa din yan. Okay? So, ibig sabihin, ang agrikultura, hindi lang yan tungkol sa pagtatanim, kundi sa pangingisda at mga pamumuhay na nagagamit natin sa pang-araw-araw. Okay? So, yan ang agrikultura. So, ibig sabihin, kinaklarify ko, lahat ng hanap buhay na ang ginagamit natin ay ang likas na yaman. Ngayon, ano naman ang ekonomiya? Sana nagte-take down notes kayo, ha? Ang ekonomiya ay kung paano uunlad ang ating bansa, paano yayaman, paano magiging mas malago ang kayamanan ng ating bansa. Ngayon, ito ang tanong. Okay. Magbigay nga kayo ng mga senaryo na nangyayari sa palengke. Katulad nito, divisorya ito. Magbigay kayo ng senaryo na related sa ano, ha, economics. Baka sasabihin nyo may nag-aaway po dyan, may namamasada. Huwag naman ganun, anak. Yung mga napapansin nyo kapag pumupunta kayo sa palengke noong wala pang COVID. Anong mga nangyayari doon? First, Mick. Madami po yung mga tao. Okay, madaming tao. Siyempre, maraming bumibili. Marami din nagtitinda. Ano pa? Prince? Nagsisiksikan na po. Okay, nagsisiksikan. Dahil nga marami ng tao ang may binibili o may pangangailangan. Ano pa? Anong mapapansin nyo doon sa mga tao? Anong ginagawa nila? Bakit nila ginagawa yon? Rihanna? Hindi kita naririnig, Nat. Nicole? Nag-choppy ka, Nak. Isa pa. Try ko marinig. Hala, nag-choppy ka. I-type mo na lang, Nicole. Tapos babasahin ko mamaya. John Mark? Ma'am, yung iba po nagkakaubusan po ng tinda kasi sobra po maraming tao po. Okay. Merong mga tindera na nauubos agad yung tinda nila. Meron naman mga tindera na kahit umabot ng maghapon, konti lang ang nabibenta nila. Ano pa? Mary Crystal Nugget. Nagkakagulo sila mga ganda. Oh, bakit kaya sila nagkakagulo? Nagpapaunahan silang makabili mo. Okay, nagpapaunahan sila dahil ang nangyayari, nagkakaubusan, kailangan mauna sila para makakuha sila ng produkto na yon. Tama. Howard! Mabilis maubos sa mga tinda. Tama, nasabi na, Miel.
Ma'am, dahil bumababa ang economics natin, ma'am, mas kumukonti sweldo, ma'am, kaya nagkakapatawaran na po sa mga bumibili. Okay, isa yan sa mga ano. Mas, kahit naman maano, minsan tumatawad ka. Okay, kumbaga, o 50 na lang, dati 60, 50 na lang. Kumbaga, dahil nga practical ang tao, medyo mahirap ang buhay, para makatipid ang nangyayari, tumatawad sila. Kasi nga, medyo mababa ang ekonomiya ng isang bansa. Siyempre, minsan, kapag merong kang pera or marami kang pera, mayaman ka, kahit anong gusto mong bilhin, nabibili mo. Kahit magkano pa yan, nabibili mo. Pero kapag nandito ka sa particular na lugar na to, ma-expect mo yung mga tao dyan, mura ang binebenta at the same time, yung mga bumibili, mahilig silang tumawad. Ano pa? Wendy Lien. Ma'am, nag-aagawan po sila. Okay, nag-aagawan sila. Kahit yung sa mapaisda pa yan, damit pa yan. Ano pa, Clarice? Maingay po sila, ma'am. Bakit sila maingay? Sa palagay mo, ano sinasabi nila? Sige, ano yung mga ano, bakit sila maingay? Yung iba po, sinasabi po nila yung mga paninda nila para okay. Po may bumili. Is yan sa point. Wherein yung iba, o oh, dito lang, 50 lang, damit, buy one, take one. Di ba? Ganun ginagawa nila. Kasi, hinihikayat nila yung mga nagbebent, bumibili na doon bumili sa kanila. So, isang puntos yon. Bakit maingay? Kasi, ganun yun. Ina-announce sila, sinasabi nila, hinihikayat nila na sa kanila, bibili. Okay? Imagine nyo, tingnan nyo, oh, halos magkakatabi ng damit. Kung pupunta kayo sa palengke, magkakatabi lahat ng isda. Magkakatabi lahat na nagbebenta ng gulay. Ngayon, ginagawa nila yon para sa kanila bumili yung mami, hindi. Okay, last, Lian. Pagtaas at pagbaba ng presyo ng bilihin po. Okay, pagtaas at pagbaba ng presyo ng bilihin. Lalo na ngayon, magpapasko. Kaya yung mga, siguro yung mga nanay ninyo, bumibili na sila ng pang ng November o kaya naman ng October kasi pagpatak ng December, magmamahal ang mga hamon, magmamahal yung mga spaghetti, yung mga madaling mag-stock o kaya naman mag-grocery na sila habang hindi pa nagmamahal. So, tumataas at bumababa ang presyo. Okay? So, mga nagchichismisan sa daan. O yan ha. Kaya yung iba hindi makadaan. So, isa yan sa problema din. Hindi nagkakaroon ng disiplina ang mga tao. At yan, konektado lahat yan sa ekonomiya. Kasi bawat ginagawa ng mga tao dito sa larawan na to ay parte ng ekonomiya. Unang-una, papano sila bibili at papano sila makakabenta. Kapag nakabenta, meron silang pera para pangkain. Kapag nakabili naman, meron din silang gagamitin pag-uwi sa kanilang mga tahanan. Okay. At lastly, ano ang kultura. Okay. Ang kultura, lagi natin dinidiscuss. Yan. Ang kultura, tungkol yan sa wika, tungkol yan sa relihiyon, tungkol yan sa pangkat etniko. Pag sinabing wika, kung ano yung sinasabi natin ng mga iba't ibang pananalita. Katulad dito sa Pilipinas, Filipino. Meron tayong dialekto, Tagalog, Ilocano, Kapampangan, Bisaya, marami pang iba. Kapag pangkat etniko, yun naman ay yung maliliit na grupo. Ilocano, Igorot, Mangyan, Tausug, Badjaw, yan yung mga pangkat etniko. Siyempre, relihiyon na madidiscuss din natin next week, yun yung mga paniniwala ng tao. Yun ang kultura. Ngayon, ano ang connection ng kultura dun sa nasa picture? Kasi tingnan nyo, oh, merong mga bag, merong mga wallet, merong mga, tao dito, ano ba yan? Halaman, o kaya merong mga balabal. Ano kaya ang connection ng kultura sa mga yan? Bibigyan ko ng malaking punto si makasagot ng eksakto. Mick? Mick? Para makabenta siya. Okay, anong connection niya sa kultura? Anong connection niyan sa tao? Oh. Oh, sige, isip ka muna, Lander.
Ma'am, yan po yung gawa po nila na ipinagmamalik po ng Pilipinas. Okay, isa yan sa pinakapunto. Yan ay mga ginagawa ng ating mamamayan na ipinagmamalaki ng ating bansa. Anong connection niya sa kultura? Yun nga, tayo mismo ang gumagawa ng sarili nating produkto at ibinibenta sa ibang bansa. Kung mapapansin niyo yung mga design ng mga bag, design ng mga wallet, ng damit, yung panlasa ng mga ibinebenta natin na kahit yung haluhano man yan, adobo man yan, paksiw man yan, lahat ng yan, kahit na walang wika, relihiyon at pangkat etniko. Dahil tayo ang gumawa, panlasa ng Pilipino, design ng Pilipino, yan ay connected yan sa kultura. Kaya tayo, anong relasyon naman ng likas na yaman sa kultura? Siyempre, ang gagawin natin, mamimingwit tayo ng bangus, mamimingwit tayo ng isda sa ilog natin. So yun, likas na yaman. Ngayon, tayo lang at mga nasa Timog Silangang Asya ang gumagawa ng daing. So anong connection ng kultura at ng likas na yaman? Sa kultura kasi dahil sa atin nanggaling mismo ang produktong iyon sa mga nasa Timog Silangang Asya, kaya nagiging tatak yun ng ating bansa. So yun ang connection niya sa kultura. Halimbawa, tayo lang ang nagdi-design ng mga ganitong bag. Kung napapansin niyo yung mga banig, yung mga bag na de basket, maski yung mga produkto na gawa sa atin, nagiging parte yan ng kultura natin. Kasi nga, sabi nga kanina, yun ay nagpapakita kung ano ang ating kayang ipagmalaki. Ngayon, ang tanong, magbigay nga kayo ng mga produkto na talagang gawang Pilipino. Gawang Pilipino, hindi natin nakuha sa mga Espanyol, sa mga Amerikano, sa mga Hapon. Ano yung talagang sa atin nang galing na magiging konektado sa kultura at the same time, ginagamit natin ang likas na yaman. Prince, magbigay ng isa. Banig po. Oh, sabi ko lang, yung iba naman ah. Bukod sa banig, ano pa kaya yung binibenta ng Pilipinas na talagang nagmula sa atin? Lander! Ma'am, wala na po. May... Hello, kay John. O, Arisha. Kakanin po, ma'am. Okay, kakanin. Alam nyo ba yung mga sticky rice ng Vietnam? Nakuha nila yung kakanin natin. O, sa atin ang kakanin. Pag sinabing kakanin, Pilipinas agad yan. Angel. Basket at kumot po. Okay, yung basket at kumot na may hobby. Yung ang kumot natin, yung hindi yung talagang piniprint, yung sa atin ay hinahabi. Kung alam niyo, kung na-discuss niyo sa MAPE yun, yung gumagamit sila ng traditional na makina na tinataas-baba. Okay, sa atin yon. Francis? Pagbabatok po. Okay, pagbabatok. Tama yun, isa yun sa kultura. Wherein, ang nangyayari, di ba yung ginagamit ng mambabatok, nakalimutan ko yung ano ni nanay, yung ginagamit niya ay galing sa likas na yaman, yung tinta niya. At the same time, nakakatulong yun sa ekonomiya ng Pilipinas kasi di ba, may mga turista pa na pumupunta sa Ifugao, sa Benguet, para puntahan lang yung mga mambabatok doon, yung mga grupo ng mga mambabatok. Okay, tama. John Matthew? Ma'am, tela po. Okay, tela. Dali, nawala ako. Nasa na yung... Okay, next. John Mark. Marami yan. Yan lang ba naiisip niyo? Ma'am, mga pagkain po. Okay, mga pagkain. Katulad ng ano? Mga... Biko po, palitaw, ganun po. Oh, yun, kakanin, ano pa? Dried mango, sa atin ang galing yan. Yung mga dried na yan, sa atin ang galing yan. Ano pa, Francis? Three, two, one, Lian.
Palayok po. Okay, palayok o paglikha ng mga yung kurang-kurangan niya, sabi nga lang sa ibang pananalita. Last, Aaron Garobo. Bayong, ma'am. Ha? Ano yun barong. Na? Barong. Barong, okay. Barong Tagalog. Okay, yung mga ating damit. Okay. Na kung saan yung sa ating t-shirt na lang tayo. Pero tayo, ang pinaka pinanggagalingan sa atin ng mga pananamit ay yung mga barong o hinahabing mga damit. Okay? So, yun ang kaugnayan ng kultura sa likas na yaman. Okay. Next one. Ayan. Ano ang panahanan? Okay, syempre, yan ay yung bahay. So, may iba't ibang klase naman ng bahay. Dati, ang bahay lang sa sinaunang panahon, basta nakatayo lang sa lupa, yun na ay matatawag na bahay. Minsan, kung pupunta pa tayo sa sinaunang panahon, kuweba ang kanilang tirahan. Ngayon, ang mga bahay ay iba't ibang klase na. So, sa moderno, meron ng up and down, meron ng duplex, meron ng bungalow, meron ng pabilog na bahay, minsan may pa-square na bahay, etc., etc. So, may iba't ibang panahanan. Pero ngayon, ang bibigay kong example ay itong dalawa na to. Okay. Sa palagay nyo, saan nakatayo ang mga bahay dito sa unang larawan? Dapat alam nyo yan kasi madalas kayo nasa, madalas dati nung walang COVID, nasa Baguio kayo. Saan yan? Patricia? Sa bundok po, ma'am. Okay, saan particular yan? Saan yan? Sa? Baguio po. Okay, sa Baguio. Okay, na kung saan, di ba, ang pinaka-akma lang na tirahan ay patag. Siyempre, pag patag, madaling itayo ang ating tahanan kasi wala siyang lubak-lubak, hindi siya mahirap gawan ng pundasyon. Pero dito, kung mapapansin nyo, gumawa sila ng paraan para makapagtayo ng tirahan sa bundok. Okay, ano naman itong sa pangalawa? Ito ay mga bahay na nakatayo sa mga anyong tubig. Okay, tanong. Sinong particular o anong particular na pangkat etniko ang tumitira sa mga ganitong klase ng bahay? Hindi yung mga nasa irrigation, anak, hindi yung sa may ano ha. Yung meron talagang parte or pangkat etniko na ang kanilang tirahan talaga ay itinatayo nila sa mga anyong tubig. Particular na sa baybay dagat. Lander. Ano kayang pangkat? Mga Badyaw po. Okay, ang mga Badyaw. Sila ay naging kilala dyan. Kasi ang mga tawag sa kanila ay sea gypsies. Kung na-discuss nyo yun sa AP6 nyo. Pag sinabing sea gypsies, yan ay ang mga taong ang buhay nila ay tubig na. Pangingisda, pati yung tirahan nila ay nakatayo sa mismong anyong tubig. Ngayon, anong connection ng panahanan sa likas na yaman? Obviously, anak, kapag kung nasaan silang lugar, halimbawa na lang sa mga Badyaw, dahil sila ay nakatira sa mga anyong tubig o maraming anyong tubig or nasa tawi-tawi sila, kung alam nyo ang tawi-tawi, napapalibutan sila ng mga anyong tubig, kaya gumawa sila ng paraan para magamit nila ito sa kanilang tirahan. At syempre, sa Baguio, dahil bundok yan, alang nahanap pa sila ng madaming patag. Kung makikita nyo sa Baguio, di ba halos punong-puno na ng mga building at tirahan. Kaya ngayon, sa sobrang dabi, gumawa sila ng paraan para makapagtayo sila ng mga tahanan. At ito nga, nakagawa sila ng paraan sa mga kabundukan. Okay, so yan ang connection ng panahanan sa likas na yaman. Okay, so drop ng heart yung naiintindihan. Tapos magkakaroon lang tayo ng konting application. Drop ng heart, yan. Okay, so, ang gagawin natin, meron akong sasabihin na pangungusap, sasabihin nyo kung parte siya ng agrikultura, ekonomiya, or kultura, at panahanan.
Okay, first one. Nagmula sa kalikasan ng mga sangkap ng mga produkto. So, ibig sabihin, kapag gumagawa tayo ng produkto, nanggagaling ito sa kalikasan. Ano ang sagot dyan? Ibig sabihin, produkto. Pinag-uusapan natin yung produkto. Mary? Madam Agricultura po. Hindi. Ano yan? Pag pinag-uusapan ay produkto. Wendelin? Ma'am, ekonomiya po. Okay, ekonomiya. Pag agrikultura, anak, kung paano lang nila ginagamit, nagtatanim sila, ganun lang. Pero pag pinag-uusapan natin ay yung gumagawa na sila ng mga produkto na ibinebenta, yun ay ekonomiya. Kasi diba, dinidiscuss natin kung paano nagbebenta at bumibili ang mga tao sa palengke. So, ekonomiya ang tawag dyan. Next one ay, nangunguna ang bansang China sa produksyon ng palay dahil malawak ang kapatagan nito. O, nangunguna ang bansang China sa produksyon ng palay dahil malawak ang kapatagan nito. So, ibig sabihin, palay. Si, nakita ko na yan, Nicole. Nicole? Agrikultura po. Okay, agrikultura. Kasi nagamit nila yung kanilang bansa sa pagtatanim ng palay. Okay, so next one. Ang kasuotan ng mga tao ay nakadepende sa pisikal na katangian ng kanilang lugar. Pag malamig ang lugar doon, ang kanilang ginagawang damit ay makakapal. Kapag syempre mainit katulad sa bansang Pilipinas, meron tayong mga sando, may payong, etc. etc. Jimena. Ang kasuotan ng mga tao ay nakakadepende sa pisika. Ay, agrikultura po. Hindi, hindi yan agrikultura. Angel. Kultura po. Okay, kultura at panahanan. Tama. Next. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng Japan dahil napapalibutan ito ng dagat. So, dahil daw napapalibutan ng dagat, nangingisda sila. Charlie's. Napaka-unique na yung mga pangalan nyo ngayon. Oh. Aeon. Agrikultura po. Okay, agrikultura. Tama. Next. Pinatag ang ilang bahagi ng kabundukan upang mapagtayuan ng mga kabahayan or bahay. Wendelin? Panahanan po. Okay, panahanan. Tama. Or last na lang to eh. Dahil umuunlad ang makinarya or mga machines, mas nangangailangan ng hilaw na materyales. Dahil nga daw madami ng mga makina, pabrika, ginagamit ang likas na yaman. Ano ang sagot dyan? Howard? Agrikultura po. Agrikultura ba? Arisha? Ekonomiya po, ma'am. Okay, ekonomiya. Di ba ang makinarya at ang pabrika, ginagamit yan sa paggawa ng produkto? Anong gagawin sa produkto? Di ba ibinibenta yan? So, yan ay ekonomiya. Okay. So, dito, last na lang to na part. Ano ang epekto pagkakaroon ng mataba at malawak na lupang sakahan? Siyempre, katulad dito sa Pilipinas, ang nangyayari dahil ang ating mga lupain ay mataba at malawak, nakakapagtanim tayo ng mga iba't ibang parte ng agrikultura. Dito naman, kapag kulang naman ang hilaw na materyales, anong ginagawa? Pwedeng kumukuha tayo sa ibang bansa o kaya nagtatanim tayo ng panibagong mga puno. O kaya ang ginawa natin noon dahil mahirap humuli ng mga isda sa dagat, gumawa tayo ng mga palaisdaan o yung mga fish pan. Okay. So next, last. Ano ang epekto pag dami ng tao nangangailangan ng produkto? Nasagutan nyo na yan na kung saan nagkakagulo, nag-aagawan, nauubas ang ating likas na yaman. Okay. Ngayon. Ito yung magiging learning activity ninyo. Okay, ito yung ipopost ko sa FB page. Hintayin ninyo kung hintayin niyo yung post ko. So, bilang isang kabataan,
Ano ang magagawa mo upang mapangalagaan ang iyong kapaligiran?